Nagising siya aba kinabukasan nang maramdaman niyang may tumapik-tapik sa kanyang braso. Tinatamad na napabilik ko siya ng bangon. Good morning, Yam. Nakangising panimula ni Steven. Dahil wala pa yata ito sa sariling wisyo, ay sinuklian siya nito ng ngiti. Ang ganda talaga ng honey. My love, so sweet ko. Sana paligi na lang siyang bangon. Bagong gising para palagi niya akong hiningitian at hindi tinatarayan. Bulong ni Steven sa sarili. Good morning din, Yap. Humikad ang dalaga. Nabitin sa ere ang kamay nitong tita. Itatakip sana sa bibig. Nang may narealize itong bigla. Yap? Tanong nito na nakakunot ang noo. Yap! Yam, meaning, you are mine. Sabi niya na ini-emphasize ang huli. Nakita niyang tumaas ang kilay nito. Oh, nandito na. Tatarayan na naman siya nito. You are mine? Who gave you the right to call me that stupid endearment? At kailan mo pa ako naging pagmamayari, Aber? Hoy, Mr. Steven Sandoval, you don't own me, okay? And you never will. Pagtataray na nito. Ouch! Ang sakit mo ah. Parang sinagasaan niya tayo ng 1,000 dump truck. Ang puso ko, inanakit na sabi niya sa kanyang isip. Oh, ano, Steven? Susuko ka na ba? Rinig na rinig mo naman siguro yung sinabi niya sa'yo, di ba? It will never will. Nangangahulugang hinding-hindi ka niya magugustuhan. Pang-aasar ng isang bahagi ng utak niya. Di ako susuko ng dahil lang doon na. At saka, natutuhan naman mahalin ang isang tawa. Mamahalin niya ako, makikita mo. Habang may buhay, may pag-asa. Hey! May kausap ba ako? Tama bang tulugan ako ng gising? Wake up! Sita nito sa kanya na nakagising sa kanya ang natutulog na diwa. Agad naman niyang nahamig ang sarili at sinagot ang pagtataray nito. I gave permission to myself. Since when you ask, since the day you were born in this world, we are meant for each other. Yam, tayo ang tinakda para sa isa't isa. Aba, talagang hindi na nito natapos ang sasabihin ng subuan niya ito ng pagkain sa bibig. Bunga ng kagandahang asal ay hindi muna ito nagsalita. Ninguyan ito ang pagkain at nilunok. Cook this? Ang sarap ah. Ako ang nagluto niyan, tayong dalawa lang naman ang narito eh. Salamat naman at nagustuhan mo. Di ba nga ang paborito mo yan? If my memory serves me right. Anito at ngiti. Oo, paborito ko nga ang chicken curry. How did you know? Sinabi ba sa'yo ni Aling Lucy o kaya naman nila Ava o nila Sofia at Alisa? Marunong ka palang magluto? Dati-rati hindi naman ah, sunod-sunod na tanong nito. Okay. Ang sagot ko sa first question ay, ikaw mismo ang nagsabi nun. Sa ikalawang tanong naman, oo, marunong ako magluto dahil noong pumunta ka sa Europe, naisip kong magpaturo kung paano magluto sa kaibigan kong chef. Para pag naging mag-asawa na tayo, ako na lang ang magluluto. Nag-aral na rin akong mamalantya. Maglaba, magwalis, magsibak ng kahoy, at kung ano-ano pang gawain bahay
para hindi ka mahirapan kapag naging Mrs. Stevens ang lobot pa. Mahabang paliwanag nito na pangitingiti pa. Natouch si Ava sa naging paayag ni Steven. Imagine, pinag-aralan pa talaga nito ang lahat niya para lang sa kanya. Kaluki, Tetch, may magiging houseboy. Husband na ako. Ang gwapo-gwapo pa. Huwag ka naman ganyan, Steven. Umahaba pa. Lalo hair ko eh. Baka hindi ko na matali. Ang init-init pa naman ng world ngayon. Pwede ka na rin bang taga-kubit? Taga-gupit? Ha? Taga-gupit? Kunot noong tanong nito. Oops! Di niya pala namalayan na naisatinig ang huling sinabi niyang pangungusap. Wala. Ang sabi ko, maggupit ka na lang dun ng papel o kaya ng mga halaman dun sa ibaba para may magawa ka naman. Hindi ito ako ang kinukulit mo pagmama ang maangan niya. Okay. Uy, ano yun? Tinuro nito ang bandang kaliwa. Takang sinundan niya ang tinuro nito. Nagulat na lang siyang nang may humari sa kanyang pisngi. Aba, loko-loko to ah. Pwedeng makahirit ng isa pa. Tila nabasa naman nito ang iniisip niya. Ang binalingan naman nito ng halik ay ang kanyang pisngi. Pwede sa lips? Hirit pa nito. Nampas niya ito ng muna. Sabay sabi, Che, malis ka nga. Ang aga-aga, binubwisin mo ako. Singhal niya dito. I've got to let you know, I feel so weak without your touch. I've never thought that I could ever love a man so much. I've got to let you know, I think that we are destiny. For you, I'd cross the world. For you, I'll do anything. Kasalukuyang nasa kusina si Ava. Kinakanta niya ang kanta na isip na isa sa mga paborito niya, ang Going Crazy by Natalie. Nax, ang sweet-sweet naman ng kanta mo para sa akin niya. I feel the same way too. Napapitlag siya nang marinig niya ang boses ni Steven mula sa likurin niya. At walang sabi-sabi niyapos siya mula sa likod. At ayun na naman, nagiging etchuserang palaka at umiepal na naman ang walang hiyang puso niya. Kumakabog na naman ang bongga. Ang bango mo naman niya, parang fried chicken ng Jollibee. Ang sarap kagatin, nakakagigil. Sa wakas, nakahuma na rin siya mula sa pagkakagulat. Kung ibuhos ko eh, kaya itong mainit na tinola sa iyo? Binitawan mo nga ako, naalibadbaran ako sa iyo, paho-baho mo. Ew! Maligo ka nga, ang pawis-pawis mo, talak niya dito. Nilukot pa niya ang kanyang ilong para maging kapani-paniwala. She didn't really mind if he smells. Nagpapakyut lang naman siya dito. Kahit maligo ito sa pawis, kailanman ay hindi ito nag-aamoy pawis. He always smelled nice. Ano ang baho? Uy, ang bango-bango kaya ng pawis ko. Parang perfume. Tumatawang binitawan siya nito. Stretch? Dahil sa tuwing nakakarinig siya ng tawa na may halong pag-iinis na katulad nito ay naiinis na siya. Pero iba ang Steven dahil ang tawa nito ay tila isang napakagandang musika sa kanyang pandinig. Isang musika na gusto niyang marinig paulit-ulit. Totoo na ba ito, Yam? Pang-iiba nito sa usapan. Tumawa lamang siya, hindi lang tugon. Tamang-tama, gutom ako. Kapagod na mag-ehersisyo, pawis na pawis tuloy ako.
Napatanga siya ng hubaran nito ang suot na t-shirt sa harapan niya mismo. Palunok siya. Nakakapunto ng hininga ang dibdib nito ng kaikisig. Mga muscles na sa mga tamang lugar at ang six-pack pandesals de abs nito ay parang kaisarap hawakan. Oh lala, swerte naman ang magkakaano nito. Makakayakap? Yun, pwede kayang mag-apply. Ako na lang. Available ako. Pati siya ay napapatawa sa nagiging takbo ng iniisip niya. Hey, what's with that wicked smile? Ay, may iniisip kang hindi maganda, no? Yay, nakakahiya ka, aba. Ang laki mo talagang ewan. Baliktarin ba naman? Ikaw nga tong may iniisip na hindi maganda eh. May pahubad-hubad ka pang nalalaman dyan. Are you seducing me? Balik bintang niya dito kahit sa kaibubuturan ng puso niya ay gustong-gusto niya itong lapain.